Sun TV. Yung pangatlo, yung discrimination system. No? Na siguro naman aware naman tayo sa mga narinig natin sa balita na alam mo yun na sobrang nakapanlumo na every time na pag ako lang mag-isa parang alam mo yun sobrang naiiyak ako kasi hindi na yun sa parang weird or something na parang para naman itong ewan iiyak. Parang, alam mo kasi kung ang puso mo is into service talaga, no? Natutulong ka sa mga kapwa mo, tao, nang wala anumang kapalit. Alam mo, nakikita ko yung, na-appreciate yung mga ginagawa nila kasi sabi ko nga kanina dun sa blaming system kanina, hindi kanina nakakasama yung mga family nila for the sake of their duties, no? And then, yun, alam mo, so every time naman narinig ko sa balita na yung isang frontliner na discriminate, sinuntok, binugbog, or sinaktan ng mga sinita nila. Shucks. Alam mo, tayo na lang, pwede. Ito, nabiro lang. Kasi nakakapanlumo marinig every time na gano'n. Sinasacrifice nila yung buhay nila, yung time nila sa pagtulong para sa pagsuko sa virus para hindi na kumalat. Is ito pa tayong mga mababait na nananakit ng mga frontliner. Is ngayon is April 22, nung ito sinushoot ko tong vlog ko na to. Nakakainis no na sinita mo lang, sinaway mo lang, tapos tumakbo, napunta doon malapit sa bahay, mas bubugbugin ka na. Isipin nyo, ginagawa lang nila yung trabaho nila, hindi nila ginagawa yun kasi gusto lang nila. Sino ba naman gustong hulihin yung kabarangay niya nang walang dahilan? Siyempre, may tungkulin sila, gagawin nila yung tungkulin nila. Kasi pag hindi nila ginawa yung tungkulin nila, ano mangyayari sa kanila? Papagalitan sila ng mga superior nila o ng mga higher sa ano nila, di ba? Na nag-utos na ganun yung gawin. Di ba? For the safety nga siyempre ng public, gagawin nila yun na kada curfew, uhulihin nila yung makita nila nasa labas na wala sa bahay. Di ba? Yung lang dun is bigyan natin sila ng pagpapahalaga kung ano yung sacrifice na ginagawa nila. Huwag natin sila i-discriminate based dun sa trabaho nila. And then next is yung nurse na sinabuyan na sobrang nasaktan ako dun kasi ikaw mismo na tumutulong para tulungan mabuhay yung ibang tao. Pinaka gusto ko ipaintindi sa mga kapwa ko na what if yung dinidiscriminate mo na tao is siya yung mag-alaga sa'yo, tapos nakita mo siya, tapos naalala mo nung diniscriminate mo siya na parang sinabi mo siya ng masasakit na salita, pero siya handa pa rin siyang tulungan ka para gumaling ka sa virus na nakuha mo from sa sino yung nakasalang buhang may virus, di ba? Hindi niya, alam mo yun, ginawa pa rin yung tungkulin niya para tulungan ka. Kahit na, alam mo yun, sinantabi niya muna yung galit niya sa'yo kasi tinatawag siya ng tungkulin niya, hindi yung pansariling kapakanan. Hindi yung katulad ng iniisip ng iba na pansariling kapakanan lang iniisip. Diba? Sobrang sakit kasi yung mga ganung bagay na ginagawa mo na ang tungkulin mo, aawain ka pa, mumurahin ka pa, didiscriminate ka pa. Hindi ka papadaanin sa lugar na kung saan pwede naman dumaan. Hindi ka padadaanin kasi frontliner ka. Galing ka dun sa ospital na kung saan may mga COVID patients, may mga namatay. Diba? Sobrang sakit. Nakaraan, meron ako nakita sa news yung nurse na ayaw siya padaanin dun sa ano, sa lugar nila, dun sa palagi niya pinagdadaanan. Sinarado daw yun. Alam mo yung sobrang, alam mo yung ramdam ko yung nararamdaman niya kasi yung mga anak niya, wala akong anak pero ano, naramdam ko ano yung sakit na nararamdaman niya nung mga panahon na yun. Kasi gusto niya umuwi para, kasi nga inaantay siya ng mga anak niya, no? And then next is yung mga COVID patients na alam mo yun, may utos naman yung DOH na pauwiin sila, pero alam mo yung mga nasa kada barangay nila na ayaw sila papasukin kasi ganito baka mahawa sila. Eh, hindi naman po, hindi naman kasi talaga maglalagay ang DOH ng ano, hindi naman talaga sila papauwi ng DOH kung walang dahilan. Kung okay naman sila na, kailangan na lang nila mag self-quarantine o home quarantine, basta't huwag lang sila lalabas sa loob ng 14 days, di ba? Tapos noon, pag kinakuhaan sila ng test, if pag negative sila, hindi goods, hindi yung
dididiscriminate natin sila na, ah, huwag kang umuwi dyan kasi baka mahawa kami ganito ganyan. Alam mo, thinking talaga ng mga tao, mga Pilipino, may ilan na iniisip lang yung mga pansarili nilang kapakanan, hindi nila iniisip yung para sa iba, kung ano yung kakabutin ng iba. Kung ano yung, alam mo, yun na lang, kahit yun na lang yung magiging tulong, yun na lang yung magiging tulong nila para sa iba na mag-self-home quarantine sila. Tapos syempre, anong gagawin nung, ano, ng yung mga kabarangay nila, tsaka mga kalugar nila, syempre, susuporta siya na, oh, ganito dapat gawin mo, dapat kumain ka ng ganito, kumain ka ng ganyan, para mabilis kang gumaling, para hindi ka na rin, para hindi ka na ma-discriminate ng mga ibang kabarangay natin. Hindi yung ikaw pa mismo magbababa sa dignidad ng isang tao kasi nga may sakit or may virus siya na COVID-19, di ba? I-motivate natin sila instead na discriminate natin sila. Kasi some of them, di naman nila kasalanan na magkaroon sila ng virus. Baka dahil nga nakuha nila yun kasi nagtatrabaho sila, eh, mga panahon na hindi nila alam na ganun pala kabilis kumalat yung virus. So, sana intindihin natin sila, unawain natin, i-motivate, i-encourage natin sila instead of discrimination. Daxon TV.